ang ating art audience, ang hilig talaga ay painting. Hindi pa masyadong malalim ang pag-appreciate ng sculpture as an independent art form. Ako po si Sid Reyes, isang artist at art critic. Ang Filipino, ang sanay sa sculpture ay mga monumento ni Rizal at saka estatwa ng mga santo sa simbahan. Sa kasalukuyan, maswerte ang bayan natin na nagkakaroon tayo ng new generation of Filipino sculptors. Isa na nga dito si Mr. Ferdy Cacnio, na ang kanyang specialization ay sa medium ng brass. Noong nag-decide ako maging sculptor na, sabi ko sa sarili ko, ang gagawin ko ay hugot sa sarili kong buhay. Teenager ako, mahilig ako magsayaw. Kaya yung unang isa exhibit ko, the dancer. Gumagawa na rin ako ng iba't ibang mga ano na mga puno, yung buhay ko sa Malabon. Kasi yung family kasi ng Cacnio, talagang mga mangingisda yan eh. So yung mga naging subject ko sa aking mga sculptures, base doon sa mga naging karanasan ko mula pagkabata. Ako ay si Ferdinand Cacnio, 59 years old, isang visual artist na mas kilala bilang isang skultor. Hindi pa ako marunong magsulat, marunong na ako mag-drawing. Hanggang sa ngayon nga, pangit ako magsulat, pero maganda ako mag-drawing. Mahilig ako mag-drawing ng tao eh. Tao nun. Misan yung parts ng tao. Ang father ko ay isang batikan na pintor, si Angel Cacnio. Isang magaling na illustrator, painter, nag-design ng pera natin. Dahil sa artist ng tatay ko, napakarami namin mga art references. Pag nakikita ko kayo bang yung tatay ko gumagawa, nakikita ko yung mga kaibigan niya, masasaya sila, kukwentuhan sila about art. Siyempre, bata ka na, palibutan ka nitong mga higante sa art. Sabi mo, sana gusto kong maging kagaya nila. Kaya lang, nung dumating nga sa panahon na magka-college na ako, ayaw nila ako mag-fine arts. Kasi nakita rin ng father ko yung struggle nga ng pagiging artist. Alam mo kasi yung tatay ko, nung iniwan niya yan eh. Iniwan niya yung art at naging kerosene at gasoline dealer. Dahil sa hindi raw kayang bumuhay ng pamilya. Kung hindi ka magdo-doktor, mag-engineer ka. So, tinapos ko civil engineering. Narito tayo ngayon sa bahay na pinapagawa namin ngayon. Ako yung civil engineer nito. Naging license engineer ako, 1986. Gusto ko rin namang may-apply yung aking pinagtapusan. Bago ako graduate, 1983, na-assassinate si Ninoy. Tapos hanggang sa nga nagkaroon ng snap election, di ba? Tapos nagkaroon ng people power. Magulo noon. So, wala nagpapagawa. Kumbaga talagang bagsak financially ang Pilipinas. Na-practice ko yung pagiging civil engineer ko ng mga 4 or 5 months lamang. Parang sabi ko, why don't I go back doon sa bagay na yon, sa arts? Yung una kong pag-ibig ka nga. Deep inside, alam ko artist ako eh. Magna-try ako ulit magpinta, sabi ko gano'n. Ito sabi sa akin sa ng gallery, no? Maraming painters. Mas kokonte ang sculptors. Nung naisip kong maggumawa na ng sculpture, sabi ko, gusto kong maiba eh. Yung pagiging sculptor, ito parang construction lang yun. Yung background ko as an engineer, mas wak dun eh. Kakonstruct ko, bubuin ko, using construction materials. Kung ako ng malalaking rebulto, malalaking monumento, confident ako na hindi babagsak yun dahil dun sa background ko as an engineer. Gumawa ko ng sculpture, pinakita ko dun sa mga gallery, at ang naging subject ko, dancer. Ferdy was known in UP na magaling siyang dancer. So, he was one of those invited. Hi, I'm Ding Cacnio. I'm Ferdy's wife. He was dancing practically the whole night. Nung mag-uuwian na yung mga tao, he asked me to dance. I was his last dance. At that time, ang tawag sa kanya, society boy. Lagi kasi siyang nasa party eh. Laman siya ng mga party, ng mga disco. I wasn't much of a dancer then. Medyo shy ako noon, hindi ako nagtataas ng kamay. Siya rin nagturo sa akin kung paano ipoposition yung kamay. Artistic nga kasi siya eh. Para mawala yung dumi ng welding, yan. Yung parang pinag-welding yan eh, pinagbugtungan yan. Tatanggalin mo yan sa magitan ng paghahasa. Yan. Saka masalagyan natin ng kultur ngayon yung mga
Yung mga muscle. Si Ferdy kasi, parang trademark na niya, ano, yung the subject of human body. Napakalaking advantage sa isang sculptor na marunong kang sumayaw. Sapagkat aware ang sculptor tulad ni Ferdy na kailangan niyang ma-capture yung moment ng pagkilos. Eh, alam naman natin na sculpture ay hindi gumagalaw. So, sculpture in that sense is a kind of arrested motion or frozen motion. Alam niya kung ano yung peak points ng movement. Siya dahan-dahan. Sinusulat na siya ng mga art critics. Papansin siya, maraming pumupunta sa mga exhibits niya. Tapos nangyari yung issue about the nude sculpture that he made for UP. May tumawag sa akin. Pretty, may nambabash. Kasi second rate, trying hard, copycat. Plagiarist daw ako. Kesyo, intellectual piracy daw. Bobo raw ako. Ganong kadali kang sirain? Magkasama kami nung pumutok yung balita. They accused him of copying the work of Elizabeth Stienstra. We've never heard of her. We've never seen her work. We've never been to Netherlands. May naglagay ng meme, itinabi yun doon sa tinatawag na Virgins of Apple Dorm ni Stienstra. Dinagay sa kaliwa, hinagtabi. At sinabi, can I copy your homework? Nagulat ako ron. Tututusin, nagulat ako ron. Paano ko makukopya ang isang bagay na hindi ko nakikita? Ano pagkakahawig lang doon? Para silang babae, para silang nakahiga, para silang nakadipa. Oh, ano pagkakaiba? Napakarami. Yung isa, may kumot. Nakatayo, dalawang poste. Solid. Yung sa akin, buhok lang yung nakatayo. Tapos, iba yung composition. Iba yung itsura ng art. Tapos, hindi naman nakikilala ang isang artist sa isang trabaho lang. Marami pa akong ginawa na consistent doon. So, bakit mo sasabihin na ngopya ako? Samantalang yon ay consistent sa trabaho ko. Nag-donate ka. Nakakontribute ka. Bigla kang titirahin. Magnanakaw ka. Pirate ka. Fake ka. Compose ako. Pero alam mo, deep inside, masakit. Nung week na yon, yun ang feeling namin na nasira nila ang reputasyon ni Ferdy. Na matagal niyang binild. Yung issue ng uplift, hindi siya napigilan. Kasi sa tingin niya, hindi naman siya guilty. So bakit daw siya magpapa-down sa mga ganun? He's a resilient tao na ayaw niyang magtanim ng galit. So siguro kaya madali siyang makabangon. Pakonselo nga ay, sabi niya, good or bad publicity, publicity pa rin yun. So sabi niya, alam mo Ferdy, ikaw ang pinakakilalang artist ngayon. Pati yung mga walang hilig sa art, kilala ka. Masakit yun! Yung sisirain ka. Pero dahil sa alam kong na hindi totoo yun, lilipas din yan. Yun ang ano ko eh. Nanalangin ako dun sa Diyos. Para sa akin, isang artist o sculptor na may talagang natural na integridad sa kanyang pagkatao at sa kanyang sining, ay babangon at babangon ka. Sa akin, and I mean what I say, there's so much that he can still do, there's so much that he will still do, there is still so much that he will astonish the Filipino public. Ang magagawa niya sa paglipas ng panahon ay I think ikatutuwa ng Philippine sculptural scene. You cannot please everybody. It's not about you eh. It's about art. So ako, magmabangon ka, gumawa ka. Tulip tayo pa rin. There's still life kahit ano sabihin nila. Hindi naman sila nagde-define sa'yo eh. Ikaw naman nagde-define sa sarili mo.